magandang umaga mga master. Nandito po tayo ngayon, nagre-repair ng water dispenser na ang gamit po ay electric thermo electric cooler. So ang problema po ng ano nito, galing na po ito sa ibang technician, binalik sa atin kasi nga daw hindi daw maayusirahan na daw yung board nito. So ang pagkakaalam ko nito dati, sa tingin ko ang problema nito ay isang yung peltier lang, yung thermoelectric peltier, wala po siyang thermal grease. Ito po yung may kulay puti, wala na po, parang expired na po siya. So chine-check ko ang board, okay naman, wala namang problema ng board kasi umandar yung output niya, yung fan motor ay yung blower, yung thermo at yung filter naman, ito tinitest ko naman, may resistance din naman siya. Ang wala lang dito yung thermal grease, wala na po, ubos na po. Yun po ang problema nito kasi yung sensor nito naman sa loob okay din naman, yung kulay dilaw sa water okay din naman, lahat okay, ang heater nito okay. Ang problema lang ni customer nito, ayaw daw lumamig. So nakapangatlong technician na po ako. So try natin ngayon, lilinisan muna natin ito bago natin lalagyan ng panibagong thermal grease kasi yun nga nakikita ko nito, wala ng thermal grease. Siguro hindi na check ito ng technician kung may thermal grease pa, wala kasi pagtingin lang siguro ay wala na, ayaw nang lumamig, sabi na lay board. Problema din naman, wala mabilhan ng board dito sa amin sa probinsya. So tatanggalin mo muna natin ito para maganda yung pagkabit natin na paglagay natin ng thermal grease. So nalinis na po natin itong peltier na ito at yung electric peltier. So check muna natin kung may resistance po ba. Short muna natin yung tester para malalaman kung okay ba, may shorted ba siya, wala. So nakita po natin okay po yung linya ng filter na ito, yung thermoelectric filter. So okay naman po siya, may resistance pa po siya. Check natin ulit. Yan po, gumagalaw po yung ating tester. Okay naman po siya yung linya nito, yung output na 12 volts. Okay din naman po. So ang gagawin natin mamaya, i-check muna natin isa-isa. So okay po yung output. So ang gagawin po natin ito ngayon, tatanggalin natin to kasi yung heat sink nyo, kita nyo ang kinis-kinis na, wala na po siyang ano, thermal grease. Yun po ang number one cause kung bakit ayaw siyang lumamig. Iba ito sa water dispenser na may motor compressor, yung preyon ang nagdadala ng lamig. Ito yung heatsink at saka yung filter. So lalagyan na natin mga master. Ang paglagay nito ay kuunahin natin sa gitna tapos i-spread na lang natin kasi pag sobra din po sayang. Ang importante lang naman ito sa gitna tapos i-spread na lang natin siya palabas para hindi masyadong marami din. So marami tayong mabibilhan na thermal grease kasi ginagamit din ito sa mga computer, yung mga ano nitong parts ng computer. Bihira lang po itong magagamit, makikita natin sa water dispenser. Pero itong design ng water dispenser nito, ito po ang nagpapalamig niya, yung filter. Yan po ang unang i-check nyo pag yung may ganito kayo mga water dispenser na ayaw lumamig. So pag may resistance po lahat, tatanggalin nyo na lang yan, lalagyan nyo na ng thermal grease, idikit nyo muna sa heatsink kasi baliktaran po ang paglagay nito ng thermal grease. Dahan-dahan natin idikit, patuyuin muna natin ng kunti para kakapit talaga siya bago natin siya ibalik. So yun po, nakadikit na natin yung filter natin. Hintayin muna natin mga ilang minuto
para titigas ng konti. So after natin itong madikitan po mga master, so kumapit na sa likuran na naman lalagyan na natin din. Huwag kalimutang maglagay muna sa gitna mga master para i-spread out na lang natin yung thermal grease. Kasi pag sa labas nag-uumpisa, wala, laspas lalong dadami. So ganyan na po ang paglagay, tapos i-spread na lang natin. Mano-mano po ang pag-spread natin. Kasi hindi naman po din kailangan na sobrang dami ng ano. Kasi masasayang yun. Kasi pag pinadikit na natin ito, pag ibalik natin sa pwesto, lalabas pa yung mga ano nito, sayang. At saka ang pangit pa rin ito. So ganyan lang po ang paglagay ng thermal grease natin. So mga master, bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan yung Remlitek, mag-subscribe, like, share at comments na rin. At saka yung kalimbang ng kampana, para makapalo kayo sa aking mga next na mga videos pa. So, ang pagbalik natin ito mga master, huwag yung kalimutan ipasok yung dalawang wire doon sa pinagkadikan niya yung original. Pagdikit natin, nasa labas yung wire. So, mahirap na baka maputol pa yung wire. So, ito, kakabit na natin. Balik na natin siya sa pwesto para matuyo ng konti bago natin siya. Actually, yung paglagay ng thermal grease, madali lang. Tsaka, wag nating paglagay natin agad ay paandarin. Kailangan mo munang patuyuin natin siya kahit mga 15 to 20 minutes. Sinecheck ko na po dito. Ito ang heater, okay naman. Ang problema lang po talaga nito, ang sabi ng customer, yung lamig nga lang daw wala. So, pang-pangatong technician na po ako, hindi pa nakita ng technician. So, try natin ito. Nilagyan na natin ng thermal grease. So, hihintayin na lang natin mamaya kung gagana ba yung lamig dito. Actually, wala po akong thermal gun na pang reading po ng anong lamig. So mayroon po ako yung thermostat na manual galing din sa pressure, yung manual na pressure. So mamaya papakita ko sa inyo kung okay po yung ating paglagay ng thermogrease, kung lalamig ba yung tubig nito. So okay na po, kapit-kapit natin yung blower tsaka yung heatsink na ibalik na natin. So maghintay na lang tayo ng mga ilang minuto bago natin paandarin ito. Iba po itong water dispenser na ito. Hindi po ko pressure at saka pressure ang nagdala ng lamig dito. Yun po yung thermoelectric filter at saka yung heatsink at blower. Naka ano na po ito, naka dikit lang po ito siya sa may container ng water dispenser pa, na tubig na para sa ano, yung parang container din ito dati ng ano, yung may preyo na ginagamit. So pasensyahan nyo na muna kung medyo madumi kasi na-try lang muna natin kung gagana. So, pangit din naman kung nilinisan natin tapos hindi pala gagana. So mas mabuting pagganahin mo muna natin bago natin linisan kasi hawak tayo ng hawak. So after na lang natin linisan ito general natin. So yun po, after 20 minutes pinapaandar na natin tong ating water dispenser. Nakauna po ang ating red na button, yung para sa heater at saka yung green para sa lamig. So okay na po, umaandar na po. Actually umaandar to, pero yun nga yung problema ng dalawang technician, hindi nila nahanap yung kung anong problema. So masubukan natin after mga 20 minutes din ulit. Simula ng pinapandar natin, i-check natin ulit kung okay na ba yung ating tubig na malamig. Yan po ay 30 degrees, yun po ang normal ng temperatura. So yun po, nakita nyo po na gumagalaw ng ating thermostat manual sa tubig na malamig. Bumaba na po siya. So
ibig sabihin po umaandar ng ating lamig, malamig na tubig sa water dispenser na gamit ay thermoelectric peltier. So may mga bagong na ayos na naman tayo ngayon mga master, so try na nating tanggalin para malinisan na natin mamaya yung ano, yung ating water dispenser, kasi ang dumi-dumi po, nakita nyo naman po. Ang gagawin po natin ito, lilinisan tapos ipa-final checking na natin mamaya. So pero nakita ko po okay na po ang ating water dispenser electric peltier, air cooler peltier. So yun po mga master, wag kayong matubiling mag subscribe or mag comment, like and share sa aking Remletic Nut channel para makapalo kayo sa aking mga susunod pang mga videos. So yan po, okay na po, at kakabit na natin bago natin linisan para hindi mabasa. So magandang araw sa inyo mga master, at saka yun po, Remletic, huwag niyong kalimutang subscribe ang ating channel, share, like at comments para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. So yun po mga master, okay na, ikakabit na natin yung mga tornilyo para ready for delivery another day na may successful tayong natatapos, at saka matutuwa din ang ating customer na naayos na sa pangatlong technician po. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga videos. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.